birthday! Papá, 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 papá. Ano mang lahi, ano mang kulay, sama-sama sa tagumpay. Ulan man o umaraw, kahit ang tulo ay di mananaw. Ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Tuloy lang ang sipa, sipa. Tuloy! Ang mag-pipulat ay basta! Tuloy ay sumigaw, maghawak-hawak tayo'y sumayaw. This is our show, this is our time from Pamilya Forever. It's showtime! What's up, mga people and mga moderators? Come on! Maligayang Webes! We are so ready to magpaulan ng limited good vibes at my add-ons pang kulit. At kilig, gawin natin mas makulay ang inyong panahalian. I'm your trendy diva, Anna Ramsey. Hey, pretty lang. Bakit? Oh, angas. Kami movement. Diba? At ano bang iniintay nyo? Magmine na ng love and laughter para magkaroon ng happiness na pang forever. At kung bartagulan lang naman ang hanap nyo, ano, sagot namin kayo. Sino kaaway nyo dyan? I'm your multi-talk show influencer. Hey, si Soriano. No? Come on, precious overload. Ganyan. Oh, hey. Diba nga, sinuklay ang pilik mata. Kaya mga kapamilya, kapuso at ka-A to Z, makihangout na dito sa pinaka-fun na online tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online U! Kaya naman, join us sa kasiyahan with your Soyu Squad at gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag So Showtime So Much Love. So much love. So much love. True. And don't forget to subscribe sa aming official social media accounts na at it's Showtime na. Come on. Yes. Tara. Flex na OOTD. Kailangan talaga pag-flex yung OOTD. Gawa ganun ka. Yung automatic yung legs. Automatic na. Nababaganun si Anne. Yes. Ewan ko ba. Pero for the puno. Three. No. No? Aspect ko today, ano, Daniel Padilla na mag-golf. And ay, ang social naman. Ano? Ang layo nun. No, dito lang pala. Social. Sweet girl lang ako dito. Tiis ganda kasi ang ginaw. Diba? Tiis ganda tayo dito for the Tubelia. True. Oh, ayan. Uy, malaking bagay yung ano ha. Yung talagang paghahandaan mo yung OOTD mo. Oyo. Nakaka-GD yan. Oo. At saka yung mga kababaihan dyan, for sure, alam nyo yan. Yung may na-ready na kayong OOTD, tapos naiiba na naman yung hindi bumagay. Hindi bumagay. Kaya ngayong araw pagkagising mo, ay, iba na naman. Palit na isang oras na siyang nasa cabinet niya. Di pa rin siya nakakaroon. Dumi na ng kwarto. Ay, parang kilala mo yata ako sa part na yan. It's a tie. Oo. O, diba? Kamusta naman, AC? How are you? Ako, syempre, andito ako kahapon. Ang happy ko kasi syempre may baklaan kahapon sa especially for you sa wakas. Actually, no. First time ba yun? Oo. Na yung ano? Ano, si sila, Ate Gracia ang una. So, ano, may lesbian representation. Kahapon naman, baklaan representation. Yes! Finally, ha? Ikaw, kamusta ang week ko so? Ay, nako, I'm good. Work pa rin tayo. Siyempre, hindi mawala yan. Ang kailangan... Moria? Yes! Come on, follow na. O, diba? Hindi, kayo tayo, diba? Oo, tsaka diba nag-ano ka, nagda-jogging ka sa UP? Oh, yes! Oo, sinisingit natin. Kailangan tayo mag-workout, pero kailangan magkukwek-kwek. Oo, cholesterol. Oo. Oo, appetizer lang naman yon. O, diba? True, and speaking of mga pagkain, appetizer na yan ha, ngayon ipinagdiriwa nga ang National Sharon Day. Palutin naray. O, so, diba? Lahat ng mga pangalang may Sharon. Oh, Sharon. Sila ang ipinagdiriwang natin for today. Shout out sa inyo mga Sharons. In fairness, Sharon. Sa pangalang Sharon, ang unique. Totoo, alam mo, parang isa diba? Lang ang kilala ko na Sharon, yung megastar Sharon natin. Sharon Gunet. No? Ikaw, may kilala kang friend na Sharon. Ako parang wala. Wala din, no? Oo, napaka-unique nung name. Mega lang talaga. Pero eto, speaking of that, ano ba ang paborito? Speaking of Sharon, ano? Ano yung naging baklang term yan dito sa atin, ano? Totoo. Ano ang paborito mong sila Sharon sa handaan? Speaking of Sharon. Handaan? Yung mga minudo binubulsa mo? Hindi mo kaya isa. Yung sabaw. Ano sasabi, wala kayong ebidensya, tapos tumutulo na yung sabaw. Coffee okay, lumpia with sauce. Oo, may sauce siya. Tapos yung mga ano to, yung mga
Yung parang hindi siya coffee jelly, yung may parang ano to, yung green na jelly. Ah, buko pandan. Buko pandan. Ang sarap kasi yun. Tapos lalagay mo sa freezer. At saka matagal masira yun, basta ilagay mo sa freezer. Oo. Kung may stock ka na daw, parang nagtitinda ka. Ganun ka level mag-Sharon, no? At sinaron mo lang yun. Nagbenta ka ba ng sinaron? Gaano ka kapal yung mukha? Totoo. Ikaw ba? Ano lumpia talaga. Lumpia, no? Oo, kakainin mo na ng madami doon. Dadautan mo yung mga kapitbahay mo. Mag-take out ka ba ng mga lumpia? Grabe yung dadautan, no? Daot talaga. Ibang level. Pero pag may mga gathering or handaan sa inyo, ano yung mga pagkain na talagang hindi mawawala? Siyempre, ano, yung mga epektos nating alak talaga, no? Parang minsan mas unahin na yun kesa kumain. Oo, oh, galing ng piling. Yes! Totoo! Para happy-happy usap. Ikaw sa inyo. Hindi, ako kasi natatandaan ko nung bata ako pag naghahanda kami ng mga piyesta. Mahilig kasi yung parents ko maghanda ng piyesta sa piyestahan. Alam mo yung sa kwarto, nandun na yung mga batsa-batsang ano. Ay, oo. Mga batsa-batsang minuto. Yung may mga sauce. Oo, sa mga probinsya, ganun talaga. Oo, natatandaan ko ganun. Kaya iba na yung amoy ng kwarto namin eh. Totoo. Amoy minuto. Amoy ulam. Sabi ko, bakit nandito na sa mga batsa ang mga Dihiga pagkain? Sana. Ay, bakit nasa minuto ako? Tsaka nasa batsa talaga yung mga pagkain. Pero ganun nga sa probinsya. Mm-hmm. Talagang pandehado. Pangmalakasan ng handaan. Oo. Ang sarap kumatend ng mga ano ha, mga handaan talaga. Sa probinsya, no? Ibang talaga, level talaga. Pinaghahandaan nila ang mga fiesta-fiesta. Oo, speaking of fiesta, ano, para tayo nag-fiesta kahapon. Dahil kahapon, naka-feel kami ng March Love dahil umabot na naman tayo ng higit 260,000 peak concurrent viewers. Wow! Maraming salamat dahil hindi naman talaga, hindi kami nabibigo dahil sa inyo. Kaya naman, thank you so much mga kapamilya. Uy, naku, maraming salamat. Salamot? Salamat! At kahapon nga po ha, hindi lang to imagine sa pagbubukas ng programa, pinusuan natin ang nakaka-believe na performance ni Justin ng SE19. Nag-debut siya sa isang a solo artist, ha? Ni-release na rin ang kanyang first single na Surreal. Surreal, oo. Surreal talaga. Pero eto talaga nga namang surreal ang naging kaganapan kahapon, no? Dahil dito sa Soyu, nakipagkulitan siya sa amin, ha? At todong kilig ang naramdaman ko. True! At ang mga tagamaisan dyan dahil bukod sa bago niyang kanta, ibinida niya rin ang pangmalakasan niyang joke. True! Let's watch kids. Come on! Pero ito na nga isang bagsak naman ng joke or pick-up line para sa maisan. Pekeno, ako po, may pa-joke pa. Sige, anong tawag sa hayop na galit sa tatay? Ano? E di, tay! Thank you. Grabe! Thank you. Grabe! Thank you. Oy, ang galing. Ang cute nun. Naiya siya. Grabe yung... Ganun talaga. Diba? At ang Antenorio ba? Antenorio parang natatay. Ngayon ko lang napanood ha. Ikaw ha, Antenorio ha. Sigan ha. HD ka. Hidden Desire. Ay, taray! Oo. Oh, pero ito, hindi rin naman tayo magpapahuli kasi susubukan din natin. Ay, Diyos ko Lord. Oo. Oh. So, mga joke din tayong baon. Ba yan? Ang aga-aga. Magbabato tayo ng kakordyan. Ay! Wala pang alas 12. Oo. Ano ba? Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang ka-date. Ay! Diba? Napilitan siya tumawa. Magbabalik kami dito sa... Napilitan siya tumawa. Diba? Tumawa naman kayo. Parang awa nyo na. Oo. Comment down below. Comment down below. O talaga lulubog pa lang ako dito. AC, ikaw. Ako ano... Kanta na lang. Paano pa yung ano, yung bakit buhaw? Sayong saya, bakit buhaw? Bakit buhaw? Mali! Hindi ganun yun! Mali, ano yun? Bakit buhaw? Sayong sayaw, bakit ikaw? Ibang-ibang Pinoy, huwag ka. Ganun. Galing! Galing yun! Pwede, no? pwede. Happy yun, happy! Oo, oo. Tignan ang camera. Wala na kayo mag-host. Ano wala mag-host. Sige na, tumawa na kayo sa amin, ha? Baka naman. Baka naman. Pero syempre, kahapon din bumisita rin dito, ha, sa It's Showtime, sina Jerome Ponce and Jego Loizaga, at sila ay nag-share din sa atin ng good news. Yan, may bago silang movie. Panoorin natin yan. At syempre, sa karaoke naman, masaya ang naging hulaan, pero ang naging pinaka-happy ay ang tambalan ni na Kuya Ogie and Kim Chu dahil sila ang nagwagi at napalanunan nila ang
25,000 pesos at ipapamahagi ni Ate Ann sa minamahal nating madlang teacher. Sila. True! Ayan ha. Kung wonderful ang naging kaganapan sa Karaoke Kids, colorful na story naman ang nasubaybayan natin sa Especially For You. Tampok natin ang naging love story ni Gio and Kim. Nang sila ay maging magkaibigan, nagkapalagayan sila ng loob at nang tumagal na nga, umami na si Gio ng kanyang feelings. Ngunit, ayan ha, inamin naman ni Kim sa kanya na hindi pa raw siya ready para sa pag-iibigan nila. Oh, sadness ever din naman for Gio. Pero eto, may mga comments sa ating madlang onliners kahapon ha. Sabi ni Snow, to answer Vice's question, I've been in a situationship for 3 years now and I think, 3 years talaga, at I think kaya ko maghantay hanggang patigilin na ako until kaya ko pa mag-iin. Grabe naman tong si Snow. Grabe siya si Mandirig Snow. Mandirigma ng pag-ibig. Tama, ito si Calvin. Ito, sabi niya, kakapanood ko ng Especially For You. Feeling ko sobrang mature ko na pag nag-jowa ako, daming mapupulot na magagandang advice na pwede mong i-apply sa relasyon. Antara. Ito in Showtime, watching from UAE. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Every day may seminar tayo sa Especially For You about Sana maging matalino tayo sa pag-ibig at huwag tamang go-ghost. True. Ito, sabi ni Stan Man, this is such a good sign that people in different walks of life are open to this kind of topic. Sana nga, ano, they just need a medium and representation to tackle this kind of topic. Totoo yan. Yes. Importante, lalo ngayon noon time show, di ba? Tapos yung time topic. Tama. Naku, salamat po sa mga comments ninyo, ha, madlang onliners. At ito, matagal ang paghihintay ni Gio and team. Nalaman naman natin agad kung sino ang kanyang bagong makakadate. At yan ay si Alan. Road to Forever na nga ba ito? Manifesting para kay Gio, oo. Pero ito sa tatlong talented chikitings na nagtapatan sa tawag ng Tanghalan Kids kahapon ay umangat ang mala prinsesang galing ni Princess Viel. Kaya naman, pasok na siya sa darating na weekly finals. Congratulations! Congrats! At ngayong Lunes nga, abangan kung sino kina Hayen, Sandro, and Alexandra ang tatanghaling daily winner. Luck! At syempre, madlang people, ngayong Thursday, ihanda na sila ang ating Showtime Sexy Girls na papainitin ang ating entablado. Kaya naman, humanda na sa awesome performance ni na Sexy Babe Brand Manager lang naman, ano, na si Sam Colosso. Woo-hoo! Sexy Babe Shan and Ate Girl Jackie with yes! Baby Da. Ay, exciting yun, no? At hindi lang yan. Get ready na ihanda namin ng mga surpresa sa inyo. You don't need to climb every mountain and swim every ocean just to be with him. Nako, manonood ka lang, makikita mo siya at bibilis ang iyong heartbeat. Ah, pakataray naman. Makakasama natin siya later. Oo, dito. Showtime so online, yo! Exciting yan, ha? Ang dami mga pasabog ngayong araw. Excited na ako. Pero eto, madlang onliners, mark your calendars and watch out for the pangmalakasang concert experience from your new gen singing champions. Sina JM Yusuras, Raven Umali, Kimo, JM De La Serna, Mariel Montaliano, and Laika Estrella. At kasama si Rhea Jen Villarreal. Yes, New Gen Champs, April 27, 2024, 8 p.m. at the Music Museum. Yes, tickets are available soon. Follow Polaris Star Magic and Star Magic social media accounts for more updates. Ayan. Ako, exciting ang ating opening number ngayong araw na to. Wag palalagpas. Yes, i-ready na ibuksan ang mga aircon at electric fan dyan sa inyo. Baka ba nasing kayo sa sobrang init? Alright, huwag kayong alas. Magbabalik po kami dito lamang sa Showtime Online News. At nagbabalik ang favorite yung online tambayan, ang Showtime Online News. Kasama niyo pa rin po ang inyong trendy diva, Anarin. Ako ang inyong multi-dog show influencer, AC Soriano. At syempre, mag-tweet, mag-comment at mag-react using our official hashtag for today na hashtag Showtime So Much Love. Yeah, So Much Love, fresh from it, Showtime stage. Makakasama natin siya dito sa Soyu Studio. Please welcome international singer-songwriter, Callum Scott! Hi! Wow! Nice to meet you. Welcome to the Philippines. Thanks for having me, guys. Thank you. Yes, please greet our Madlang onliners. Hello, Madlang people. It's me, Callum Scott, sending lots of love across the Philippines. Wow. Welcome to Showtime Online U. Thank you for having me, guys. Of course. We are so excited to have you here. And of course, you have just released your new single.
Lighthouse. Yes. Can you tell us more about it? Lighthouse is about my mom and my sister and my nephew and everybody back home that I miss. Oh. You know, like a lighthouse is the light in the distance that reminds you of home. So that's about them, really. That's so beautiful. I'm a very sensitive boy. Aww. There's so much passion in this song, Kalum, right? It's hard as a songwriter. Yeah, it's hard to say. The unwavering love. Can you tell us what is your favorite line in this song? You're where my heart belongs. Aww. I just think that's so sweet that, you know, that person's heart is, you're connected to it so deeply that you would walk 1,000 miles in the pouring rain and you would do anything for that person. Simple but meaningful. Yeah. I love it. Mm-hmm. And what inspired you to write this song? Well, when I was writing my third album, I was missing back home. I was missing friends and family. And all of my music has a little bit of my own feelings in there. Mm-hmm. So Lighthouse was just about missing them and wanting to be connected to them. And I've been out with Ed Sheeran since January. So releasing this song now, talking about missing home, is actually quite ideal, because now I can just sing everything I'm feeling, you know? Yeah. Of course, there's a song. There should be a music video. There is. How's the process? Yeah, we just released it the other day. It's a cool one. It's a bit of a metaphorical, artsy one about somebody being lost, but then it's also being lost with their inner child. So it's a little bit of a clever one. Interesting. Now, what's next for Kalum Scott after the release of your, of course, brand new song? Brand new single. I'm touring with Ed Sheeran right now. We go back to the UK this weekend. I'm performing for the royal family in the UK. Oh, wow. As part of the Commonwealth. And then I'm doing some sold out shows in Europe and the UK. And then we go back out with Ed Sheeran from July to September. So I've just been in stadiums all year. Very, very busy. Wow. But new album coming soon, hopefully. How do you juggle all those things? I don't know. I don't know. just do it. Just go through it. No sleep. Lots of chicken looking fresh. How's that? Thank you. Well, that's down to my lovely makeup artist. Oh, yeah. Okay. Now, is this your first time visiting here in the Philippines? No, I've been to Manila quite a few times, actually. Ooh. I have family out here. My cousin and his missus, they live out here. And I've also been made a godfather. Oh, so I have my little godchild out here in Manila. Yeah. Oh, wow. You're deeply connected. Yes. So you've tasted adobo. Aside from adobo, what's your favorite? Aside from adobo, menudo. I like that. Did you experience the Sharon? You know what Sharon is? No. Today is actually National Sharon Day. Yes. That's like a colloquial term for like taking home food from a gathering. Oh. Yeah. What's your favorite takeout? I need to take out. Yeah. It's got to be McDonald's, right? Yes. Very good. It's got to be McDonald's. Any specific location that you want to visit? Mm-hmm. Here, obviously. Manila. Here in Manila, it's a different vibe. It's different. You have like McWings. We don't have that back home. Oh. McDo. Oh, yeah. Nice Kanta. Yes. All right, now, Scott, what do you want to tell your Filipino fans? Go ahead. I just want to say thank you so much from the bottom of my heart. Honestly, I'm half the world away, and yet I feel like home. So thank you so much. And sending lots and lots of love. Mwah. Mwah, mwah, mwah. Now, I'm just curious. I want to know, how's the process? Because you also write your songs, right? Yeah. What's the process? Can you tell us more about that? Yeah, I mean, I put a lot of myself into my music, whether it's heartbreak or love or triumph or sadness. I try and put as much of myself into my music as I can, because I think that's just so important. It connects you to your audience. So there's a piece of me in all of my music. They're all my little babies. But one song in particular that I love, and I love performing here in Manila specifically, is You Are the Reason. Of course! Everybody loves that song here. Song. So, yeah. Can we have a sample? A little tiny one. I'd climb every mountain and swim every ocean. Amen. Oh my God! Goosebumps. Thank you so much for sharing your music. Thank you. Once again, please do promote your original song to our Madlang onliners. Go ahead. Hello, Madlang people. My name is Kalum Scott. Go and listen to my brand new single called Lighthouse, which is available everywhere.
Thank you so much! Maraming salamat, Madlang Onliners! Huwag kayong alis. Magbabalik po kami dito lamang yan sa Showtime Online! Yung non-stop ang masasayang ganap dito sa Magandang Buhay! Magandang Buhay! Showtime Online You! Online You! Ayan. And I'm back! Oh, hello! Hi, yes! Congrats, Sam! Hello, siyempre, buddy. Sa pangmalakas ang ano, ha? Iba ka. Ay, mga titis! Kamusta naman, siyempre, ang experience performa. Ng pag-perform? Hoy, siyempre, nakakakaba na naman, ha? Kasama ko na naman si Ate Jackie. Sorry. Pero in fairness, ay, ha? Ay, yung legs mo ay, baby. Pero ayun, in fairness, nagawa naman namin ni Sean. Kaya, ayun, and it was such a nice experience. At least, na-promote ko din tayo dito sa Showtime Online U. Tapos, it's also in honor of Women's Month. Tama. Kaya, let's celebrate all our mothers, our sisters, our lolas. Happy National Women's Month. True. Oh. Na-enjoy natin yan, ha? At eto nga, ngayon nga ay makakakulitan na natin ang Cutie Chicken Things, ang mga karaoke! Yay! Body mo na mga madlang, ang onliners natin. Dali! What's up, madlang onliners? There's onliners. So, ayun. How's your day, mga kids? Oh, si Argus. Anong chika mo? Sino? Okay. Ano po? Ako po, okay lang. Anong breakfast mo kanina? Ano lang po ako, gatas, kaka tinapay. Ay, sarap! Kulot. Oh. Ako po, nag-milk lang po ako, tapos po dito po ako kumakain lagi. Kasi po, wala na po kami time magluto sa bahay. Si Jace, oo. Minudo yung kinakain. Ay, minudo! Minudo din yung ulam namin eh. Dito po, kumain. Dito, si Kelsey. Okay. Mabuti naman po, tsaka rin po yung kinain ko rin po. Hindi po, ano po, McDo po. Tapos na rin po, okay lang din po ba kayo? Ah, okay lang din naman. Ano po? Okay lang din naman, nagminudo kami. Oo. Kahit hindi mamaya. True. At ito ha, kahapon, pinakita nyo ang galing nyo sa pag-draw ng mga emojis. Oo. Tingnan nga natin yan, very good kayo dyan, oh. Kung ano yung nafe-feel nila ang kahapon. Ang gagaling mag-drawing. Oo. Favorite ko yung kay Ate Imo dyan kasi ano, oh, detailed. Diba? Ang gagaling. Next time, itatry nyo yan, ha? Ni Kelsey din. Kasi si Kelsey wala dyan. Itatry ni Kelsey yan, oh. Kung ikaw magdodrawing, anong emoji? Secret muna. Secret ko po. Ay, secret muna? Surprise. Surprise daw. Surprise. So, pero eto, dahil nga, ayun, alam ni Kulot to, National Sharon Day ngayon. Alam mo, ibig sabihin ng National ano yung Sharon? Sige, diba yung kapag ka nangunguha ka ng pagkain sa ano sa mga piyesta, diba? Paano? Si Ate Batang. Diba? Ikaw na siya, Sharon ka. Ako po lagi po sinasabi. Yung ano po, yung alam niyo na po, Shanghai. Same tayo, favorite diba? Ko. Sina Sharon mo din ba yung mga sausawa? Ano mga ketchup nilalagay mo din doon sa ako ano po, yung favorite ko pong kukunin yung mga binubulsa ako, Shanghai din. Shanghai din? Bakit Shanghai lagi, no? Ikaw, favorite nilo? Si Kwek-Kwek po. Wow! Kwek-Kwek! Magkakasundo tayo dyan. Ako Shanghai at saka fried chicken. Fried chicken? Sa bulsa, no? Oo. Sino nagbabaon ng plastic sa inyo? Or tinitisyo nyo lang ba? Ate Batang ba? Ako po, pina-plastic ko po. Ay, ready pag sa bulsa po, aawas po. Pero sa plastic, pwede madami. Kulot, alam talaga, ang dami mong sinasharo, no? Aawas okay. Plastic. Plastic lang po. Next time baunan na, guys. Oo, pero ayan ha, kapag may handaan sa inyo, ano ang hindi pwedeng mawala? Anong mga handaan talagang lagot sa lumpia? Jace. Ako, yung hindi ko makakalimutan yung ano, yung fried chicken at saka yung ice cream. Fried chicken ice cream. Oh, si Argus daw, si Argus. Sige, ano? Ano po yun? Anong favorite mong pagkain sa handaan? Ano po? Shanghai ice cream tsaka
Mag-picnic. Tari nung picnic, no? Oo. You know, kasi yung kaya po, makikain na lang. Ah, sa bagay. Ako po, ako po, favorite ko po pag nag-birthdayhan po. Gusto ko po yung nag-ano lang po kami, nag-sleepover, yung nag-ano lang. Tapos po, pwede yung nagre-relax lang po kayo mag-friend. Tapos po, Lera sir, pwede ka po mamili ng mga pagkain mo, tapos i-reserve po nila sa inyo. Tapos po, may mga tent po doon na may nakapangalan po ng mga girlies. Tapos po, girlies. Pag sa loob po noon, doon po kayo mag-overnight. Sa loob po ng tent. Pero po, kasi po, para po, alam, pag... Para po, doon lang po kami sa bahay. Hindi tama, na po alam mo, namin masayang kailangan. Mag-ano, no? Mag-ganyan, mga po, overnight. Tapos po, yung mga pagkain po, yung... mga matatamis at saka matatamis, yung mga ice cream. Mahilig ka sa mga dessert kasi si Kelsey mahilig din sa matatamis at saka, na. Oh. Ikaw, Kelsey. Anong favorite ni Kelsey? Spaghetti po. Oh. Pababa, pataas. Pababa, pataas. Spaghetti saka? Po. Saka? Pababa. Pababa. Ay, oh, spaghetti pababa. Ako po, ako. Oo. Oh. Ano pa? Oy, kilala niyo ba si Megastar Sharon Cuneta? Batiin natin siya. Hi, hello, hi, hello. Mega po. Hello po. Po namin. Pero ngayon naman, magkakaroon tayo ng game. Sino ang excited? Kalma, baby. Baby, kalma. Oo. Kung kanina ay kayo ang nagpahula sa karaoke kids, ngayon naman, kayo naman ang manghuhula. Ready ba kayo doon, kids? Kung gaano kayo magsha-shine pagdating sa hulaan. Oo. Tingnan natin. Oh, kids, makinig. Kelsey, wala ka na sa camera. Okay. Line up. Kailangan nyo lang hulaan kung ano ang salitang sinasabi ng bibig namin. Okay. Ah. Oo. Sasabihin naman ang category. Please pass the paper po. Kunin nyo nga. Ayan. Thank you. Naka. Thank you. Una si Kelsey. Si Kelsey daw una. Si Kelsey. Okay. Go, Kelsey! Ang kategory nito ay... Ay, Showtime host ito. Basahin mo yung bibig ko, ha? No coaching. 1, 2, 3, go. Meme Vice. Ay! Hey! Ang correct answer ay... Ann Curtis! Ayun! Oh. Okay, try again. Okay, itry natin. Mupuno tayo ng category dito. Let's go. Ulam. Okay. Ulam. Oy. Sinigang baboy. Ay! Ang galing ni Ate Kulot! Ang galing! Uy, walang nag-coach kay Kulot, ha? Pakita natin yung bibig nyo. Ayan. Oh. Isa natin. Ilang. Ayan. Dito tayo. Dumating na sa TV. Jeez, kaya mo to. Ang category ay... prutas. Okay? Dumutig ng Jace. Oh. 1, 2, 3, go. Ay, masarap to. Kinakain ng unggoy. Alam mo na? Banana! Ay! Very good! Galing! Oh, may isa pa. Si Argus. Okay. Ang kategory mo ay color. Okay, doon katingin. 1, 2, 3. Red! Sayang naman! Pero babawi daw sila bukas! Oo, babawi. Thank you so much, kids! Ayan, more fun! Huwag kayong alis, magbabalik po kami dito lamang yan sa... Showtime Online! Yeah! Kamukha niya si Mama Mary! Jeannie, starting over again. Meron kayo entry. Ay, yung entry ko. Ayun. Oh, yeah! Mabuti. Oh yes, kaibigan mo lang ako, and I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Bujoy, loves kita, okay lang. Ganon! Correct. Oh, eto. Bakit kaya niya nagawa yun? Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin?
Pangit ay, pa ako? Ay, oh. Bakit ba katawan ko? Kapalit-palit ba ako? And why? Kali, my X and Y. Sa letra K. Ang ping na ating. Walang luhang luha. Bingo! Bukas na lang. Iba, iba ang pasikatera diba? Ano ni Sangkoloso ngayon. Kasi pagluhod eh. Pero ito ha, you're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively. Especially for content. You. For the content. Alam niyo na. Correct, correct. Shoutout muna sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa Showtime sa ating Kapamilya Online Live. 111,000 live viewers. Showtime Online New, 112,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 25,000 for a total of 248,000 live viewers. Mm. I love it. Ang Bongga. Dami. Pero as ito, always. Kanina nga ay nasubaybayan natin ang breakup story ng ex-couple na sina AJ and Anne. Bukod sa na-fall out of love si Anne, bukod dito na bother siya dahil every time na may ganap sila, laging may camera. Kaya naman kine-question niya ang kanilang relasyon at napatanong siya kung for the content lang daw ba siya? Ano ba yan? At dahil nga sa naging issue nila, ang chika natin, ano, anong gagawin nyo kung lahat ng bagay na ginagawa nyo ng jowa mo, eh gusto niya nakakontent lahat. Hirap naman nun. Diba? Parang di na nahihiwala yung yes given yun na trabaho niya yun. Parang parang meron nga tayong office, di ba? Meron tayong area ng work natin kung work from home ka, di ba? Mm-hmm. So parang di mo na nati-divide ano ba, trabaho pa ba to or real life na to, di ba? Mm-hmm. Totoo. Ang hirap nung ganun. Totoo. Yung iba kasi, kunwari magbabakasyon, gagawin pang content yun. Pero di ba pag maggagawa ka kasi ng content, lahat planado mo na. Dapat. Lahat kailangan yung video ganito, yung angle ganire, ganito. O, paano kung mag-aaway kayo? Pati yung angle ng pag-iyak mo, kukunin pa ba natin yun? So, syempre, Toro fam. Syempre, masarap naman na magkaroon ng private moments with your loved one, di ba? Oo. Tama. Tsaka ano, parang iba kasi yung ano eh, yung for keepsakes memories. Oo. Iba yun yes. eh. At saka iba din yung content tapos ilalabas mo pa online. Oo, tapos totoo, intimate totoo. Moments ninyo. Parang, ano, alin dito yung totoo? Oo. Know your boundaries kung hanggang saan lang dun yung i-content mo. Hindi true. Hindi yung lahat na parang pinablish mo na, naging PBB house na yung buhay. Tama. Diba? Reality show. True. Saka iba yung sincerity talaga. Oy, yun. Mahalaga yun. It's the intentions. Correct. Oo. Pero yun, speaking of yung pag-uusapan natin, ano ang feeling na gamitin ka for content pero walang consent? Lalo sa ating line of work, ano? Hoy. Parang, saan kayo mapapa-question na parang, Bad yun. Kailangan, mapapatanong ka eh. Kung content mo yun, tapos it's under your name, tapos maglalabas ka ng okay, sabihin natin, normal lang artista. Ganun, syempre, tatanungin mo pa din. Kasi mamaya naman, hindi nila alam yun, tapos biglang may lumabas. Whatever, what kind of content it is, you should always ask for consent. Diba? Tama. And it's also respect, no? Showing respect dun sa tao na, kasi di, bigla ka na lang may lalabas ka ng may camera ka, di ba? Mm-hmm. So, di mo alam kung ano ba, genuine pa ba tong conversation natin? Uh-huh. Or ano, just because may camera. So, di ba, parang medyo, hindi naman sa nakakabastos, pero parang it's a way para ipakita mo yung respect. Magsabi ka, this is for content. Are you okay with this? Uh-huh. Di ba, para at least alam niya. Tsaka comfy. Totoo. It's so uncomfortable kung may body cam pala. Diba? Tsaka alam niyo yung ano, hindi man sa line of work natin, ano, ang dami yung lalabas yung mga pamilya. Tapos may mga tita kang biglang naka-FB live. Diba? Buong ano nila, buong family gathering naka-FB live. Naka-FB na parang, live. Kung iisipin mo naman, parang sinong manunood number one, number two, ito ba ay ano, parang kailangan pa ba nilang live. Mapanood yung mga intimate moments ng pamilya natin na maaaring nakaka-invade ng privacy ng tita mo, ng tito mo, ng kung sino mang pamangkin mo, hindi ba? Na parang, kung gusto mo ng video mo na lang. Tama. Nang para sa'yo lang. Keepsakes mo na lang. Totoo. And speaking of privacy, gaano ba kahalaga ang privacy sa isang relasyon? Hmm.
That's a very good question. Sa akin, I value it so much. Oh, totoo. Totoo sobra. Yan. Sobra-sobra. Kasi, alam mo yon, parang hindi naman lahat ng tao dapat i-involve mo. Mm-hmm. Diba? At saka, it's power ha. It's power na, alam mo, totoo. Yung privacy na meron ka. Yung hindi alam ng mga tao, they can take it against you eh, kapag alam nila lahat eh. Diba? So, mas okay na yung parang invisible ka, okay, may relationship ka, pero hindi mo kailangan ipangangalandakan sa lahat. Okay. Diba? Tama. So, para sa akin, napaka-powerful kapag may privacy ka. Oh. Totoo. At saka ako ha, for the lack of a better term, nagkakandaletso-letso talaga lahat kapag kami nangingialam ng totoo kung yes. sino mang hindi mo namang katalaga kaklose. Diyan pumapasok yung sinasabi nilang evil eye. Yan. Ayan na. Pinakita niya na. Oh, oh. Kasi hindi mo alam, you would have friends that you don't know their intentions towards you. So, sobrang importante talaga na meron kang boundaries na ito, private tayo dito. Tapos dito, sa mga ka-close, kung kanina tayo comfortable, ganun. Yes, doon. Tama. At know saka, when to share and what to share sa public, diba? At saka kung content creator ka at gusto mo talagang jumawa ng isang tao na hindi naman content creator, mag-adjust ka. Oo. Diba? Adjust for each other, diba? Ayun. Pero ito guys, gusto mo bang lagi kang pinopost sa social media? Yung sweet. Hindi ako kasi masyadong ano talaga. Diba? Very private ako na person. So, yung iba kasi, hindi ko naman nilalahat. Ha? Yung iba akala mo sweet-sweet sa social media. Diba? Pero sa personal, ang layo. Totoo. I mean, it's so sweet. Nakakakilig yun from time to time. Nakikita mo na appreciate ka niya. Parang niyayabang ka niya sa mga friends niya sa social media. But ako siguro mas preferred ko yung low-key lang tayo. Basta mas importante sa akin na kung ano pinapakita mo sa akin actual. Tama. Yun ang mas okay sa akin. A few good people. Sabi nga yes. sa greatest showman. Tama. Diba? Totoo yun. Ikaw, AC. Ako yun lang. Yung okay na ako sa close friends lang. Oo. Oo, tsaka yung mga nakakasama talaga natin, hindi para hindi ipaiyabang mo pa ako sa mga hindi naman ako. Pero kapag yung baka mamaya, baka pinopost dyan. Iba yun. Bala yun, oh. Ikaw gusto mo yung tsaka it also shows maturity na private lang kayo. Tama. Kasi syempre, iba pa din yung genuineness of him telling it to you in person. Hindi totoo. Yung ika-caption lang. Diba? Oo. Iba so, pa rin talaga. So, I prefer talaga. That as well. Mm-hmm. Pero yan, lagi nga raw kasama, sinasama ni AJ ang friends niya dahil part ito ng gagawin niyang content. Okay lang ba sa'yo nakasama ng jowa mo ang friends niya sa mga ganap ninyo? Grabe naman yun. All the time talaga, content. Siyempre, pag tayo, date lang muna. Mamili ka ng gusto mong gawin. Mag-schedule na lang tayo ng content day mo. Ay, diba? Ay perfect yan. Oo. Diba pwede naman kung tayo, okay, please respect it. I want it to be private. Pero that should be communicated both yes. ways. Kung gusto mong i-content tong araw na to, sige, i-content natin. But if you want this to be private, you should also respect my decision for it to be private. Correct. Diba? Tama. Oo. Ako naman dun sa may angulo na laging may kasamang friends, parang, ano, depende naman sa kung anong setup ninyo na bilang mag-jowa, kung comfortable naman siya sa mga friends mo na parang naging friends mo. Oo, kung magtotropa naman sila, di ba? Oo, parang why not, di ba? Oo, okay lang siguro. Okay lang din siguro sa akin kung na-establish na yung friendship ninyo, no? Mm-hmm. Pero not all the time. Siguro, minsan may mga time na okay din na kayo lang din. Oo, solo-solo. Di ba? Siguro, balance lang. Hindi naman all the time. Di ba? Hindi din naman maganda na all the time. Isang bagsakan na girlfriend content. Friends. Diba? Ganun. Totoo. Medyo nakakaano rin yun. As a main character ka dun, ha? Diba? Pero dahil nga naging hanap buhay na ni AJ ang content creation, hindi naman natin si Gina judge, ano? Ano ang gagawin mo kung nag-work pa rin ang jowa mo kahit magkasama na kayo? Yung parang walang boundary. Ay, may kilala akong ganyan. Yung writer. Ay! Di alam ko sinong writer. Ayun, okay lang naman. It's still spending time together. Pero kung puro work, you'd really have to compromise. I mean, yung being a companion, ang sarap kasi ng feeling na nag-work ka tapos nandyan yung jowa mo. Oh, pero, yes. Di ba, kailangan pa din mag-compromise, mag-date yung focus na sa date mo lang. Huwag lang lagi. Huwag lang lagi. Oh. Again, babalik tayo. It's about balance, no? Got it. Anything na sobra nakakasama. So pag sobra ka na sa work, hindi mo na namamalayan, may jowa ka, 'di ba? Makakasama, makaka-apekto sa relasyon niyo. So it's about balance lang. Oo. Mm-hmm.
chill lang, guys. Huwag masyadong content ng content. Correct! Ikalma nyo yan. Oh, kalma lang, Madlang Onliners. Keep on following us for more breakups and love stories dahil we share this. Especially for you. Shout-out kay King James. Hello, hello. At speaking of shout-out sa tatlong talented na bagets na magtatagisan ng galing sa tawag ng tanghalan, kids. Yes, ngayong Webes, abangan kung sino kina Hayan, Sandro at Alexandra ang tatangaling daily winner. Oy, abangan natin yan, ha? Pangmalakas ang performances yan sa TNT Kids. Huwag kayong alis. Magbabalik po kami dito lamang yan sa Showtime Online U! Kasama nyo pa rin kami dito sa Showtime Online U! Yes, Madlang People! Magkakaroon po ng auditions para sa pangmalakas ang segments ng It's Showtime. Yes, ang tawag ng tanghalan kids ay open to all singers. 6 to 12 years old ang tawag ng tanghalan. Year 8 naman ay para sa singers 16 to 59 years old. Maghanda rin ang minus 1, isang English at isang Filipino song. Yes, at syempre Madlang People, ibahagi nyo na rin ang inyong istorya sa Especially For You para sa mga ex-couples. Dapat kayo ay 18 years old and above at open ito to all gender. Yes, at para naman maging searchy, dapat kayo po ay single, 18 years old and above, open ito sa lahat ng genders. Yes, sumugod na on March 10, Robinson's Iligan. March 16, Robinson's Butuan. Oo, at syempre para naman sa Madlang People sa Visayas at Mindanao, tara na at mag-audition sa mga sumusunod na lugar. Saan yan, Ana Rams? Uy, so good na ha! On Saturday, March 9, sa Doña Juana Actus Launch Memorial Center School, Palau, Iligan City, from 10 a.m. to 2 p.m. on March 14, Limket Kai Event Center, Cagayan de Oro City, 10 a.m. to 3 p.m. Yes, at may audition din tuwing Sabado sa ABS-CBN Audience Entrance mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kaya maghanda na and kita-kits! Yes, at syempre sa ibang mga detalye pa, ano, bisitahin lang ang aming social media accounts na at it's showtime na. Kaya naman, see you mga kapamilya. Best of luck to you guys. So, oh. Yes, yes, yes! Ayan! Uy, ang gagaling ng mga ano natin. Oh, right. Madaming may gusto kay number 2. Oh, yes. Oh. Sabi sa comments. Ayan, comments na kayo. Promote na kayo, guys. Promote at Sam Coloso on all of my socials, guys. Congrats sa iyo opening number. Come on! Pasikatera ng taon. Siyempre, it's live sa inyo mga suki tindahan. Yes, please follow me, Anna Ramsey. Don't forget to follow Foria dito rin sa Showtime. I-follow na kami para updated na kayo sa kaganapan. Correct! Madlang Onliners, tutok lang sa TNT Kids at samahan niyo ulit kami bukas dito sa pinakapaborito niyong pananghali ang tambayan sa buong universe. Ito ang Showtime Online News! Yeah! 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 Y